Hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aming channel, ang Daddy Cool World Channel. So, for today's video, no? So, as you can see, I'm very soloist for this passing weeks dahil si baby mo na pa naman. And, ngayon, pag-uusapan na natin yung part 2 ng mga galawan sa hapagkainan. Yan, mga maling galawan sa hapagkainan. No? So, ito kasi medyo ano ako sa pagkain, alam nyo naman, di ba? So, yun. Ito yung mga ano, mga, hindi naman siya, pero yung common na ginagawa ng mga Pinoy na hindi ko alam kung napapansin ba natin or what. Pero ito yung mga common na nagagawa ng mga Pinoy tuwing kakain. No? So, medyo, para sa akin, personally, eh, medyo pangit, no? Pangit tingnan, and then, walang gaan sa etiquette. So, yun, without further ado, so, tara, kwentuhan tayo. And yun, yung una natin sa mga galawan sa hapagkainan, or yung mga maling galawan sa hapagkainan, is yung ano, nagmamadaling kumain. Yan. Ito, sa ngayon kasi, maraan na tayo eh. Nasa internet world na tayo eh. No? Nasa 21st century na tayo. So, yan, naglabasan yung mga Mobile Legends, yung mga laro sa Android, yung mga Rules of Survival, Clash of Clans, yan. So, ngayon, nagiging ano natin, parang nagiging priority na natin yung mga bagay na yung kaysa sa pagkain. Diba? So, halimbawa, tinawag ka ng kumain, mga millennials kayo, diba? Tinawag kumain, sandali lang, teka lang, may tinatapos naman pala, naglalaro lang. Diba? So, tapos darating, magaling na yung pagkain. Kakain ngayon na mabilis. Yan, tapos, kung minsan pa, habang kumakain, eh, maglalaro pa rin. Hindi kung kala mo titigil yung mundo niya kapag gano'n, kapag tumilig din siya maglaro ng ano, ng kung ano man yung nilalaro niya sa cellphone niya. Diba? So, ikaw ba? Halimbawa, ano ba? Halimbawa, nagpa-service ka something. Halimbawa, nagpamasahe ka. Pamasahe. Tapos mabilis lang, minamadali. Yung parang hindi mo man lang maramdaman yung masahe. Diba? So, ano mararamdaman? Parang ganun din yan sa pagkain. Diba? Bakit mo mamadaliin yung pagkain? Pwede naman yung ano, pwede naman yung isang tabi mo muna. Diba? Tapos, hindi mo naman yung ikayayaman ko. Kung ikayayaman mo, parang hindi rin siya, ano, parang hindi rin siya dahilan para madaliin mo yung pagkain mo. Diba? So, kung ako sa inyo mga tropa ko, ang i-prioritize yun lang kapag yung pagkain nandiyan na, ang pagkain ng unahin mo, hindi yung paglalaro. Diba? Kasi yung paglalaro, makakapaghintay yan. Pero yung pagkain, kapag once na yan eh, nainis sa'yo, talagang maghihintay ka, magugutom ka, pwede ka rin mamatay. No? So, huwag natin madaliin ang pagkain, ayusin natin, igalang natin ang pagkain. Okay? And yun, yung next natin sa mga maling galawan sa pagkainan is yung ano, nagiinarating kumain. Nagiinarating kumain. Ito, padalasan talaga ito sa mga bata. Diba? Lalo na kapag halimbawa, ito, actually, yung nagawa ko rin ito na. Kapag halimbawa kung hindi ka pinagbigyan ng magulang mo, no? Hindi ka pinagbigyan ng laro sa labas, hindi ka binili ng ganito, ganyan. So, ikaw, magdadabog ka. No? Ang gagawin mo ngayon, tatampo ka, kukulong ka sa kwarto. Nasa taas ka ng bahay.
pag tinawag ka, ayaw mo kumain. Diba? Nag-iingerte ka sa pagkain. Ayan. O di naman kaya, ayaw mo ng ulam, mag-iingerte ka, sabihin mo, busog ka pa. O kaya, diet ako. Diba? Nag-iingerte ka. Diba? Ito mga tropa ko, ang suggestion ko sa inyo, kung kayo ay hindi naman kayang kayaman, no? At ang kaya lang ibigay ng mga magulang nyo ay galunggong, tuyo, o kaya araw-araw isda, gulay, diba? Makontento kayo doon. Pasalamat nga kayo, meron kayong kinakain, tapos nag-inactive pa kayo sa pakainin. Diba? Tapos meron pa yung mga pag hindi natripan yung pagkain, kakagatan lang, pag sasabihin hindi masarap, tatapon na, iiwanan na, diba? So, maraming nagugutom sa mundo, mga tropa ko. So, kung ako sa inyo, kapag merong mga nakalatag, nakakainin dyan, eh, magano kayo? Mais kayo, ha? Kaya maarte, maarte yung pagbigay ng sarapan, yung nakakainin, diba? Bakit kayo? Gusto ba kayo ng pagkain? Gusto ba ng pagkain na kayo kumain sa kanya? Hindi, diba? Ibinigay kayo, binigay sila sa inyo ni Lord. Diba? Hindi naman yan basta magpa-pop up lang. Pinaghirapan din yun ang mga magulang nyo. Diba? O kaya kung bibili kayo sa labas, pinaghirapan ng magulang yan. O kaya yung sahod na pinagtrabahuhan nyo kapag bigay na sarapan, hindi nakakain. Diba? Kung walang respeto nyo. Diba? So, mga tropa ko, kung ano yung nandyan, lalo na sa mga kabataan nyo yun, kung ano yung nandyan, huwag maghanap. Dahil hindi nyo naranasang magutom. Diba? At lalong kung hindi nyo naranasang magutom, huwag kayong mag-inart. No? Dahil marami, napakaraming bata dyan na nagkundahong mahog sa mga panis na pagkain para lang manaman yung sikmura nila. Diba? Tapos kaya mag-inart. No? So, respect the food and huwag mag-inart. Okay? Enjoy. Yung next natin, parang wala kami yun. Enjoy. Yung next natin sa mga maling galawan sa pagkainan is yung pinaglalaroan yung kubiertos. So, ito, common na to sa mga kabataan, no, na yung ginagawang espada yung kubiertos, which is wrong. Diba? So, huwag natin paglaruan ng mga kubiertos dahil ano yan, tools yan sa pagkain eh. Diba? Kung siyempre mga Pinoy, kalalasan nyo, nagkakamay, diba? Pero kung minsan naman yun, no, pinapaikot-ikot yung pinggan, no, lalo na pag may masarap yung ano, yung pinapaikot-ikot na ganun yung pinggan, hindi ko alam kung ano, pero may kasamayan daw doon na malas daw yun. Tapos, ang ano ba yun, kapag daw may aalis yun, pwede yung paikotin yung pinggan para daw hindi mapahamak yung aalis yun. So, dito mga tropa ko, kabilasan naman ito, mga bata naman talaga. Pero sa mga mami ko, daddy ko, eh, pagsabihan nyo yung mga anak nyo na kapag pinaglalaroan nyo, ano, yung mga kubiertos. Kasi, siyempre, ikaw walang respect nyo. So, siyempre, kapag nakalakatan nyo dyan, eh, huwag kang laruan, yan, huwag kong pinaglalaroa. At lalo naman to, pag nasa restaurant kayo, napahindahin nyo. Diba? Dapat maayos ang pag... Diba yan? May aso. May aso. So, yun. Magkaroon tayo ng etiquette. At kung siyempre yung mga bata may paalam yan, turuan natin ng magandang asal sa harap ng pagkapagkainan. Sa harap ng pagkainan ang ating mga anak. Siyempre, sino man tutunaran yan kung hindi tayo. Diba? Mga ko, daddy ko. So, iwasan natin na paglaruan ng mga bata ang kubiertos, lalo na kapag bago pa ako kumain o habang kumakain. Diba? Pero meron din naman mga matatanda na or kaya nagagawa sa mga kubiertos. Diba? Naglalaro ang tao, umininyo. Pag tinutok-tok na ganyan, alam ko sa kasal lang yun, pag tinutok-tok yung baso na niya, kiss yun eh. Diba? So, yun. Proper etiquette din kung halimbawa naghihintay man tayo eh, hintayin natin na maayos yung pagkain, diba? Enjoy.
And John. Yung next natin sa mga maling galawan sa pagkainan is yung ano, pa-importante sa pagkain. Yan, pa-importante sa pagkain. Ito yung mga tipo ng mga tao o Pinoy na palaging gusto pang pinatawag sila. Diba? Palaging kailangan nakabunga nga yung magulang nila para nang lumapit sila sa pagkainan. Diba? Yung nakahain na lahat ng mga kapatid niya nandun sa ano, pero ikaw tatawagin ka pa. Kaya anong dahilan ng mga Pilipino ganito? Ah, tinatamad. Tinatamad kumain. May ginagawa lang kung naglalaro lang naman. No? Lalo na kapag ano, kapag walang paso. Yan, nagigising ng mga Pinoy, alas 9, alas 10. Diba? So, kapag nakahain na yung pagkain, siyempre, huwag naman natin masyadong paghintayin. Okay lang siguro kung mga dalawa, tatlong minuto na paghintayin natin pagkain. Siyempre, babuta ka pa. Kung yung bahay nyo ay sobrang laki. Diba? Isang milya yung ano, yung layo mo lang sa kusipo. Maglalakad ka pa. Pero yung paghihintay mo ng sobrang tagal na lumabag mo yung pagkain, hindi na maganda yun. Huwag tayo masyadong pa-importante sa pagkain. Dahil kapag ang pagkain, ang nagpa-importante sa ito, sigurado yung goals ka. No? Tapos, meron pa kapag ang tagal lang dumating. Pag nakita niyo masarap yung ulam, babalik. Ah, may nagawin pa ako, masakit yung chan ko, masakit yung ipin ko, masakit ulo ko, lahat na lang. No? Masyado nagpapa-importante. No? Sino rin naman magugutom? Kayo yun. Diba? At bandang wala yung kakainin din naman. Yung mga ugaling pili. No, so, huwag tayo masyadong pa-importante dahil ang pagkain ay galing kay Lord at mas importante si ang blessings ni Lord kaysa mga wala para mong atsutsutso sa buhay. So, respect the food and come on time kapag hinain na yung pagkain at tinawag na ng magulang mo ba na yun? At syempre, para iwas din pagbubunga ni Mami Kulian. Diba? So, kapag tinawag, iba na agad. No? So, yun. And yun, yung next natin sa mga maling galawan sa pagkainan is yung ano, masibang kumain. Yan. Masibang kumain. Ito, kadalasan to sa mga parties, yan, kapag yung yung tinatawag na ano na takotin. Yan, yung kukuha na sobrang dami, akala mo wala nang bukas. Tapos hindi naman inuubos. Diba, o kaya kung uubusin, grabe. Dalawa, tatlong pinggan, paano? Diba nasa 7 sins yan? 7 primary sins. Yung gluten. Yan, diba, yung pagkamatakaw. Actually, yung gluten na sin is hindi lang naman pagkamatakaw yung sa pagkain. Pagkamatakaw rin yun sa kapangyarihan, pagkamatakaw din yun sa atensyon, yung pagnanasa mo, sobrang pagnanasa mo sa ibang bagay. Yun. So, balik tayo sa pagkain. So, masibong kumain. No? Siyempre, iisipin nyo rin naman kung meron kayong mga kasama sa bahay. Kapag meron kayong kasama sa bahay, itry nyo rin tirahan ng pagkain. Hindi yung puro kasi ba ang minsan, ang dami na nakain. Tapos yung halimbawa kapatid, wala pa, hindi ko magkakabili ng sinanay. Yung mami ko, diba? Ayun naman mo kaso. Magtatabi si mami ko. Tapos kapag kinagabihan, papakin pa yung ulam. So yung tatlong hotdog, naging isa na lang. O kaya kung masiba-siba kalahati. Tapos puro kanin yung matitira. No, tapos maglalagay ng note, sorry, nakain ko. Reset! Yan. Yan yung mga masisibang kumain. Eh. Diba? Yung hindi na iniisip kung may kasama pa, o kung may bukas pa. Kaya nang yung iba naman kasi mga mami ko at daddy ko, eh talagang pinapasombrahan yung ano. Yung pagkain, yung mawang alam nilang masisibang kumain yung mga anak nila, eh pinapasombrahan nila. Okay lang naman na maging healthy yung anak o pakainin mo kung halimbawang kaya nyo naman. Pero siyempre, yung sobrang pagkain, di ba? Ikaw yun naman.
parang ngayon pa lang ako. Although hindi naman ako masama, talagang tabain lang ako. Talagang parami lang ng konti yung pagkain ko, talagang sobrang taba ako. Pero yung pagiging masiba yung kakain ka ng halos walang bukas, saka yung wala kang kasama sa bahay. So, mga tropa, isipin natin yung mga kasama natin sa bahay. Ano yung mga kapatid natin, kahit busit ka dyan. Ano yun yung sign of care yun. Diba? Na tinira mo siya ng pagkain, natiis mo na yung kasibaan mo, isang tanong muna para na makakain yung kapatid mo. Diba? So, yun ang pinakamaganda sa lahat. So, mga tropa ko, huwag masiba sa pagkain dahil ang blessings ay para sa lahat. Diba? Share your blessings to everyone. Okay? Okay. And John, thanks for watching for today's video, and I hope and I know na nakarelate kayo dito, at siguro napansin nyo rin na ginagawa nitong iba. Kaya lang, syempre, nasa katawan na natin yun. Nasa dugo na natin yun. So, medyo mahirap ang ganyan. But, syempre, unti-unti natin i-minimize. Kasi nga, pag nasa tayo ng kapagkainan, parang kasama na natin si Lord. Eh. Diba? So, kung paano tayo gumalaw ng tama, eh, ganun din yung pinapakita natin kay Lord. Diba? And then, it shows kung how much na pinapahalagahan natin yung blessings na binigay niya. Lalo yun. So, yun, respect the foods, di ba? Ito kasi medyo nawawala na tayo ng respect sa pagkain. Lalo na kapag alam natin na kinabukasan, may kakain pa tayo sa mga susunod na araw, may kakain pa tayo. So, medyo parang nagiging confident tayo na araw-araw magkakaroon tayo ng kakainin. Diba? So, isipin natin yung ibang tao na walang kakayanan, o kung may kakayanan man sila bumili ng pagkain, eh sapat lang para sa iilan. Diba? So, isipin natin yung mga ibang tao na hindi kayang kumain at 3 beses sa araw, o kaya kung para makakain sila ng 3 beses sa isang araw, kailangan pa nilang isugod yung buhay nila. Tapos ikaw, yung mga magulang mo ay parang dumudumi ng pera, di ba? So, sana marinig ito ng lahat ng Pinoy, di ba? Or lahat ng tao sa mundo. Na ganun na lang ng caption. Ay, ng subtitle, yan. Pero, let's respect the food. Di ba? Let's respect the food. At the same time, let's respect abubul na. Let's respect God's blessings. Diba? So, food is God's blessings. So, kailangan natin bigyan ng importansya, halaga, at tamang disiplina. Okay? So, yun. Thanks for watching ulit. Don't forget to like, share, or kung gusto nyo mag-comment, comment doon. And subscribe na kayo sa aking channel. And click niyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa aking araw-araw, wow, araw-araw na vlogs. Ayan. And then ang goal ko is yun, yung first 500 subscribers para maibigay ko na ang aking 3D origami vase by Trans nga. So yung isang design ng 3D origami vase is yun, nasa malapit na ako, nasa siguro nasa 80% na, 70% na, dahil ako lang lahat ang gumagawa at nagka-cut, nagtutupi at magbubuo ako rin, no? So yun, and then yung unang design is lalagyan ko na yun ng flower, 3D origami flower. And yun, yung next natin is yung English only please challenge natin para sa juggling. Yan, so sana antabayanin yun. And ongoing na rin yung design ko para sa reward nila. Sana matanggap nila. And then syempre gusto natin mapaganda yung ano, yung mundo ng YouTube. Diba? So paano ba natin ano, bigyan ng training? So, true challenges. Pero, maganda yung challenge kapag may reward. So, yun, may naisip na ako na reward para sa kanila. So,
expected date of ano ko, sige, bigyan ko na. Estimated date ng challenge ko sa kanila is March 25. Yan. Mga kamandirigma, i-spread the words. No? So, ito, ano naman to? Siyempre, trip-trip lang. Yan. Siyempre, after nila dyan, yung mga YouTuber naman. So, para pasahin lang natin yung mundo ng YouTube. And John, subscribe to my channel and see you when I see you. At palaganapin natin ang Daddy Cool Feed. Okay? Bye! 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 Bye!